Masaganang buhay ng Diyos ang sumainyo mga kapatid. Nung pumasok ang taong 2012, ay kinausap ako ng Diyos at ang sinabi niya, ihanda mo ang aking iglesia bilang aking babaeng pakakasalan. Sa pagpasok ng 2014, iba naman ang sinabi niya, ihanda mo ang aking iglesia bilang aking mandirigma. Nung dumating ang 2019, sinabi ng Diyos, ihanda mo ang aking iglesia para sa mga araw ng tribulasyon. At pagpasok ng 2020, ay sinabi niya, pangungunahan mo ang aking mga anak sa panahon ng tribulasyon. At pagkalipas noon, ay sinabi ng Panginoon, haharapin mo ang iyong mga taga-usig sa panahon ng tribulasyon. At sumunod doon, ay sinabi niya, may kapahamakang darating. Akala ko noon, ang sinasabi ng Diyos ay ang pagputok ng bulkan o ang malakas na lindol na matagal nang posibleng mangyari pero hanggang ngayon na hindi nangyari. Pero bigla tayong lahat na nagulantang nang biglang pumasok itong COVID-19 pandemic. At marahil ay itatanong nyo sa akin ngayon, ano naman ang inyong naririnig ngayon? 3 linggo ang nakakalipas ay narinig ko ang salita ng Diyos. Gera. War. Ang digmaan ay hindi kalooban ng Diyos. Pero katulad ng pandemya na hindi rin niya kalooban, ito ay pinahihintulutan ng Diyos na dumating sa buhay ng tao at hindi libre ang mga Kristiyano sa karanasan dito. Hindi ito dumarating nang hindi ipinahintulot ng Diyos. Meron siyang magandang layunin. Ang digmaan, kahit na ito ay dahil sa kasalanan ng tao na pagnanasa sa kapangyarihan, gaya ng sinasabi sa James 4, 1 and 2, nagaganap ito na nasa ilalim ng kapahintulutan at kapangyarihan ng Diyos. Ang higit sa lahat na dahilan ng pagkapahintulot ng Diyos ay ang ikabubuti ng mga anak ng Diyos ayon sa Roma 8:28. Nakikita ko na may mga nananalangin sa pamamagitan ng media at tinatawag ang iba na ipanalangin na tumigil na ang pandemya. Sa tingin ko, wala namang masama doon. Pero ang dapat maging tanong ay ano ba ang layunin ng Diyos at pinahintulutan ito? Lahat ng propesiya na aking sinabi sa inyo ay ibinigay ng Diyos sa layunin na ihanda ang iglesia para sa pagdating ng Panginoon upang makuha niya na kanyang babaeng pakakasala sa kalangitan. Lahat ng mensahe na ating inilunsad sa ICF Ecclesia, ayan ang pinupuntiriyang dahilan. At ang mga mensaheng ito ay pwede nating ilagay sa isang parirala lamang ang pananatiling dalisay ng ating puso. Ang sabi sa Mateo 5:8,
Mapalad ang may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang Hebreo 12:14 ay pinagtitibay ito. Sundin ninyo ang kapayapaan o pakikipagpayapaan sa lahat ng tao at ang kabanalan na kung wala ito, walang taong makakakita sa Panginoong Diyos. Ang kadalisayan ng puso ay kondisyon na inilatag ng Diyos sa kasulatan upang makatagpo natin ang Panginoon. Ang iglesyang banal ang inihahanda at siyang gusto ng Panginoon. Ang sabi sa Epeso 5:25-27, mahal ng Panginoong Hesus ang iglesia at ibinigay niya ang kanyang sarili para rito upang ito ay kanyang pabanalin at gawing malinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig ng kanyang salita upang maihandog niya ito sa kanyang sarili na isang maluwalhating iglesia na walang dungis, walang kulubot at walang kapintasan. Dapat siyang banal, walang bahid dungis. Tayo ay inihanda ng Diyos Ama sa Panginoong Hesukristo sa ganitong layunin. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tayo'y naging bagong nilalang. Ang sabi sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya'y isang bagong nilalang, ang dati lumipas na at ang dumating ay bago. Binigyan din tayo ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. Ayon sa Ezekiel 36:26, isang bagong puso ang ibibigay ko sa inyo at ilalagay ko sa inyo ang isang bagong espiritu at aalisin ko sa inyo ang pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong malambot. Binigyan din tayo ng Diyos ng bagong kaisipan at ang kaisipan ito ay katulad ng isipan ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa 1 Korinto 12:6, meron tayong kaisipan ng Panginoong Hesukristo. At itong kaisipan ito ay kinakailangang patuloy na magkaroon ng pagbabago ayon sa hinihingi ng kasulatan sa aklat ng Roma 12:1-2. Ang sabi ni Apostol Pablo doon, ipinamamanhay ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa mayamang kahabagan ng Diyos, na inyong ihandog ang inyong mga sarili na isang haing buhay, banal, at kaaya-aya sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan, subalit magkaroon kayo ng pagbabago sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong kaisipan upang inyong malaman kung ano ang mabuti, kaya-aya at ganap na kalooban ng Diyos. Ang isipan ay bahagi ng kaluluwa. Kaya sa implikasyon, meron tayong bagong kaluluwa o tayo'y bagong kaluluwa sa Panginoong Hesukristo. At ginawa rin ng Diyos na dalisay ang ating katawang lupa. Binili ito ng kanyang dugo at ginawang tirahan ng Diyos magitan ng banal espiritu. Ang sabi sa 1 Korinto 6:20, sapagkat kayo'y binili sa halaga, kaya nga, liwalhatiin ninyo sa inyong katawan
at sa inyong espiritu, ang Diyos. Ang sabi sa 1 Korinto 3:16, hindi niyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos at ang espiritu ng Diyos ay tumitira sa inyo? Sa pagiging bagong nilalang kay Kristo at dalisay sa harapan ng Diyos, ay tinatawag tayo ng Diyos na gawin ng ating bahagi upang panatili ang kadalisayan ng ating puso at ng ating buhay. Ang sabi sa Kawikaan 4:23, bantayan niyong mainam ang inyong puso sapagkat mula dito dumadaloy ang mga bagay ng buhay. Guard your heart with diligence, for out of it are the issues of life. Ang utos na bantayang mainam ang puso ay nagsasabi na bantayan ito na mainam at ingatan upang ito ay hindi madumihan ng kasalanan. Ang tanong, paano natin babantayan ang ating puso? Magagawa natin ito, una, sa pamamagitan ng pananatili ng salita ng Diyos sa ating puso. Ang sabi sa mga awit 119:11, iningatan ko sa puso ko ang iyong mga salita upang ako'y hindi magkasala sa iyo. Iniingatan ng mga awit ang salita ng Diyos sa kanyang puso sapagkat mahal niya ito. Ang sabi sa mga awit 119:17, oh, mahal na mahal ko ang iyong batas. Ito ang aking pinagninilayan sa araw-araw. Pinagbubulayan ng mga awit ang salita ng Diyos sa kanyang puso at sa kanyang isipan upang ito'y matanim ng malalim sa kanyang kubling kamalayan at sa gayon ay bumaon ng malalim sa kanyang puso. At kapag ito'y bumaon sa puso, ito'y nagiging bahagi ng buhay. Maari din nating gawin ang pagkakabisa rito. Ang pagkakabisa na tayo ay nasa ating kamalayan. Paulit-ulit nating sinasabi hanggang ito'y bumaon sa ating kubling kamalayan at gayon din sa ating puso. At sa gayon, ito ang maging prinsipyo ng ating buhay. At kung isa sa pamuhay natin, ay maiiwasan natin ang pagkakasala. Ang sabi sa mga awit, 119:1, mapalad silang walang dungis ang buhay, silang lumalakad sa batas ng Panginoon. Kung iingatan natin ang salita ng Diyos sa ating puso at ipamumuhay natin, may iwasan natin na marungisan ang ating puso ng kasalanan. At kung tayo naman ay nagkakasala, mapapanatili pa rin natin ang kadalisayan ng puso sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa Diyos sa ating kasalanan. Ang sabi sa 1 Juan 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at matuwid na tayo ay patatawarin at lilinisin sa lahat nating kalikuan. Yung katagang pagpapahayag ng kasalanan na ang salin sa English ay confess, ay nangangahulugan ng pagkilala ng kasalanan sa harap ng Diyos, pagkilala rin ng
kapatawaran sa harap ng Diyos o bigay ng Diyos, paghingi ng tawad at pagtanggap sa kapatawaran at paglilinis ng Diyos. Si Haring David ay sinikap na itago ang kanyang nagawang kasalanan. Subalit nang harapin siya ni Propeta Nathan, kanya itong kinilala, pinagsisihan, ihiningi ng tawad sa Diyos. At tinanggap niya ang kapatawaran ng Diyos, ang paglilinis, at pagbubuong muli ng kanyang nasirang buhay. Kaya ang sabi niya sa mga awit, 51:17, ang handog na katanggap-tanggap sa Diyos ay isang basag na espiritu, isang drog at nagsisising puso. Ito'y hindi tinatanggihan ng Diyos. Kapag nagpatawad ng Diyos, kanya itong kinakalimutan ang ating kasalanan. Pero hindi niya tayo kinakalimutan. Ang sabi sa Hebreo 10:27, ang kanilang mga kasalanan at kalikuan ay hindi ko na aalalahanin pang muli. Ang pag-iingat ng salita ng Diyos sa ating puso at paghingi ng kapatawaran sa kasalanan ay nagpapanatili sa atin ng kadalisaya ng ating puso. Magagawa rin nating mapanatili ang kadalisaya ng ating puso sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat. Ang batas ng Diyos na pangunahin o una sa lahat ay ang ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. Pag-ibig ang dahilan ng Diyos kung bakit niya tayo iniligtas. At ito rin ang dapat maging dahilan natin sa ating pagsunod sa kanyang mga salita. At kung gagawin natin ito, tayo'y makakapagpanatili ng dalisay na puso na dinalisay ng Diyos. Ang sabi sa Juan 14:15, kung ako'y minamahal ninyo, ako'y inyong susundin. Kung paanong minahal ako ng Ama, gayon ko rin kayo minamahal. Magpatuloy nga kayo sa aking pag-ibig. Kung mananatili kayo sa aking mga kautusan, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong nanatili ako sa kanyang kautusan at nanatili sa kanyang pagmamahal. Ito ang sabi ng Panginoon sa Juan 15:9-10. Ang iglesia sa Efeso at sa Laodicea, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, ay binalaan ng Diyos na kanyang itatatwa. Kung hindi sila magsisisi sa kasalanang paglisan sa unang pag-ibig at pagiging malahininga, na ito ay pagiging malahininga rin ng pag-ibig sa Diyos. Pakakasalan lang ng Diyos ang iglesyang nananatili na Diyos ang unang pag-ibig, nananatili sa kadalisayan at nananatili sa katapatan sa Kanya. Ito yung ika-apat na paraan upang mapanatili nating dalisay ang puso. Ang pananatiling tapat sa Kanya. Ang iglesia sa Smyrna ay hinikayat ng Diyos na maging tapat sa Kanya hanggang sa kamatayan sa panahon ng tribulasyon at pag-uusig. Makikita natin yan sa pahayag 2:10. Huwag niyong katakutan ang mga bagay na inyong pagdudusahan.
narito gagawin ng demonyo ng iba sa inyo ay ikulong upang kayo'y masubok. At magkakaroon kayo ng tribulasyon sa loob ng 10 araw. Manatili nga kayo natapat hanggang sa kamatayan at bibigyan ko kayo ng putong ng buhay. Ang katagang manatiling tapat ay nangangahulugan ng patuloy na magtiwala at patuloy din na maging pwedeng pagtiwalaan. Remaining trusting God and remaining trustworthy. Sa konteksto ng tribulasyon at pag-uusig, ito'y nangangahulugan ng pananatili sa Diyos at hindi umaalis sa Kanya sa ilalim ng masidhing karanasan ng paghihirap. Ang ating pag-ibig sa Diyos ng sagaran ay makatutulong sa atin upang ating mapagtiisan ang sakit ng kamatayan na dadalhin sa atin sa pamamagitan ng pag-uusig dahilan sa kay Kristo. Magagawa nating hindi siya itatwa, kaya mananatili tayo sa Kanya. Ito yung katapatan na sinasabi ng Diyos. Ganito rin ang tawag ni Apostol Mateo nang kanyang sabihin ang ganito, dahil sa pagsagana ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Subalit siyang manatili hanggang sa bakas, siya ang maliligtas. Mateo 24, 12 at 13. Kung titingnan natin ang konteksto ng talatang ito, ang tinutukoy dito ay ang pag-ibig natin ay susubukin sa panahon ng matinding tribulasyon at pag-uusig. Yung katagang manatili sa talatang ito na aking binanggit ay nangangahulugan na hindi aalis sa ilalim ng masidhing paghihirap. Kaya ang sinasabi rito, siya na mananatiling tapat na nagmamahal sa Diyos sa panahon ng tribulasyon at pag-uusig ay siyang maliligtas. Ang kaligtasang tinutukoy dito ay hindi nangangahulugan na hindi mararanasan ang paghihirap at kamatayan. Pero ang kaligtasang sinasabi rito ay maiiwasan natin ang pagtatatwa kay Kristo. Mga hulugan man ito ng ating kamatayan, ng alang-alang sa Kanya. Sa hindi pagtatatwa kay Kristo ay maiingatan ng Kristiyano ang kanyang sarili sa pagkakasala ng pagtatatwa sa Panginoon at paglaglag sa kanyang pananampalataya. At sa gayon ay mapapanatili niya ang kanyang pag-ibig, katapatan at kadalisayan ng puso hanggang sa kawakasan ng kanyang buhay. Ang sabi sa Mateo 5:8, mapalad ang may malinis na puso, makikita niya ang Diyos. Sa ating pakikipaglaban para sa ating pananampalataya kay Kristo,
na nasulat sa Judas 3. Sa sagarang pag-ibig at katapatan sa Diyos, makakatiyak tayo na tayo'y iingatan ng Diyos na huwag malaglag at huwag magkasala at malayo sa Kanya. Ang sabi sa huling bahagi ng aklat ni Judas, ngayon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo mula sa paglaglag at makapaghahandog sa inyo na walang bahid dungis sa Kanyang harapan. Sa harapan ng Kanyang kalawalhatian na mayroong masaganang kagalakan. Sa tanging matalinong Diyos, ating tagapagligtas, subakan niya ang kalawalhatian, ang karangalan, ang paghahari at kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Amen. Ang hamon sa atin ay ito. Mananatili ba tayo sa Kanya na nagmamahal, tapat at dalisay? Tandaan natin na ang kahihinatnan ng ating buhay ay nakasalalay sa kalalagayan at pagpili ng ating puso.